Kahit pa pinatupad na ang voluntary repatriation para sa mga OFW sa Yemen dahil sa patuloy na kaguluhan doon, may ilang Pinoy pa rin ang ayaw magbalik bansa. Exclusive mula Kuwait, yan po ang Balita Global ni Maxxy Santiago. Suicide bombing at walang tigil na pag-atake sa capital na Sana'a ng Houthi rebels at mga miyembro ng Al-Qaeda in the Arabian Peninsula o AQAP. Ilan lang ito sa dahilan kaya idiniklara na ng DFA ang Alert Level 3 sa Yemen. Sa ilalim nito, ipinapatupad na ang voluntary repatriation sa mga OFW doon. Pero sa kabila ng panawagan ng DFA sa mga Pinoy sa Yemen na umuwi na, ayaw pa rin nila. Maraming checkpoint, red alert. Okay naman po. Katunayan, sa gitna ng kaguluhan, nakuha pang mag-organisa ng isang bazaar ang The Filipino Community in Yemen o TFCY. Okay, masyadong nag-aalala ka. Kung may nababalita mo kayong gulo, natuloy lang yun. Kahit sa namang bansa, may gulo. Pero kami, maayos lang kami. Kasi na kuya kami meron ditong small gathering. Basago na parang magkatipon-tipon lahat ng mga Pilipino. So, wag kayo mag-aalala. Okay naman kami lahat dito. Ayon sa DFA, may 691 Pinoy ang nasa Yemen ngayon at 508 sa kanila ang nasa Sana'a. Nagpadala na ng crisis management team ang Philippine Embassy sa Riyadh sa Yemen. Nakipagpulong sila sa mga Filipino community leader. Sa ngayon, nananatiling kampante ang mga Pinoy doon. Nagpapasalamat po kami sa Ambassador Tago at sa kanyang team sa Riyadh sa pagbisita sa amin. Nagtalaga na rin ng mga area coordinator at inilatag ang contingency plan kung sakaling lumala pa ang sitwasyon at kailangang ilikas ang mga Pinoy. Maxxy Santiago, ABS-CBN News, Kuwait.